views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ako po si Van Ibiernas. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Pugad Vloggers sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Vloggers Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Pugad Vloggers. Pugad Vloggers! Pugad Vloggers! Ha, nasaan ang ating... Ay, ayan na ba? Live. Hi, good evening po. Live na pala. Wait lang, mag-share muna ako. Good evening, Papi. Good evening po sa ating mga kapugad at sa aking mga kakulto at sa asawa kong nandito sa tabi ko at doon sa mga hindi... Sandali, hindi ko mahagip eh. Wait lang, guys. Mag-share lang ako sa ano sa wall ko nung live. Congratulations sa lahat ng fans ni Ferdinand Magellan. Oo nga eh. Pero bakit hindi ko makita yung live natin sa Radyo Bandido? Naka-live sa, na ba tayo sa ano, Papi? Nakapag-share ka na? Oo, nakapag-share na ako eh. Teka lang, tingnan ko yung post mo. Kasi hindi ko siya makita. I wonder why. Hold on a bit, please. Pagpasensyahan niyo na po ang aking ano delayed telecast at naka-delayed ano reaction sa mga nagaganap. Pupuntahan ko lang ang ating Pugad Vloggers DZRJ para makita ko. Ayan na siya. Ayan, kitang-kita ko yung pagmumukha ko na nagkakagulo mag-isa. Sandali lang ha, wait lang ha. Pagpasensyahan niyo na po yung tentay ninyo. Ayan, mabatiin ko. Ano na comment ba si Helen Plaza? Nanunod daw siya from Butuan City. Magandang gabi po, ma'am. Hi, Helen! Good evening! Ayan, sadali. Kasi hindi ako sure dito kung alin yung Van Ibiernas na maishishare ko. Pero, ayan na. Sige, ayan na. Share ko na. At, magandang gabi po sa lahat ng mga frog na galing sa frog. Diba? Lalo na doon sa mga galit. Oo, enjoy at ano tawag dito, lalabs sila yung mga check pero galit sila sa in-check. Ayan. Ang caption ko kanina doon sa aking shinare na Pugad Vloggers, diba? By the way, hello, Papi AJ. Ayan, pagpasensyahan mo na ako, medyo delayed reaction ako ngayon kasi nga, hindi naglilitaw ang aking live kanina. Pero ngayon, okay na siya. And it looks like, kasama natin si Professor Vic Fernand, Ferdy Victoria. Oo, nagbe-breakfast daw siya sa Jakarta. Malay ko kung bakit... Breakfast? Ah, siguro, oh. Kasi di ba pagka, ano ngayon eh, panahon ng Ramadan, di ba? Maski dyan sa inyo, di ba? Panahon ng Ramadan. So, di ba pagka, ano lang, kapag kagat ng dilim, tama ba? Kapag kagat ng dilim. Umad, oo. One meal a day sila kumain. after ng sunset, tsaka lang pwede kumain. Yes. Oo. Pero syempre, di ba? Hindi ako sama dun kasi matakaw ako. Hindi din ako nila ka-religion. So, pero dito kasi Papi talaga dito, discreet ka dapat. Discreet ka dapat sa mga ganyang bagay. Discreet naman talaga. Huwag mo naman yung pangalandakan sa itsura nila yon na ganun yung ginagawa mo. Yes, and maganda nga din kasi dito sa aking spot where I am, no, na lahat ng ginagawa namin ng asawa ko technically, apart from
hindi naririnig sa labas, hindi na ano, and I avoid it din na naaamoy nila yung niluto, diba? Kasi, at saka alam mo dito, Papi, pagka Ramadan, daming disgrasya na nangyayari, lalo na sa kalsada. Mga disgrasya sa kalsada. Kasi, oo, dahil yung mga nagmamaneho, diba, kadalasan sa kanila, walang kain, walang inom the whole day. So, nagkakaroon ng mga, ano, ng, may imbalance sa katawan nila. So, there are times talaga na, ano, may mga disgrasya talaga. In fact, one of my kakultos, no, si Henry Paraiso, good evening, bebe ko, if you're listening or watching right now, they had an encounter, nahilo yung bus driver nila. So, they almost collided. Tingin ko, ano ba yan? Kasi, maraming nag-ano, di ba? Maraming nag-intermittent fasting. Kasi ang labas, pwede sila kumain eh, bago sumikat ang araw, di ba? Mm-hmm. At saka kapag lumubog na yung araw, pwede nang kumain. So, in reality, intermittent fasting lang yan, di ba, no? Mm-hmm. Eh, sa dami ng gumagawa ng intermittent fasting, hindi naman talaga, supposedly, no? Hindi naman talaga dapat ganun katindi ang epekto niyan sa katawan o sa isipan ng tao, no? Ano ba? Dahil ba, mm-hmm, dahil ba ito sa klima ng ano, ng siguro lugar? May kinalaman yung climate kasi nga bawal silang uminom ng kahit ano, 'di ba, ng liquids. Eh, tapos saksakan ng init. So may mga ganun siguro factors na nangyayari. Not to mention, of course, kasi nga 1 month lang naman talaga yung Ramadan. And people here, they actually enjoy food a lot. Grabe dito ang pagkain. So ang ano dito, ang food culture dito is very variegated. So, 'di ba? Yung adjustment nila for that particular time. Tsaka minsan kasi kahit na hindi ka naman Muslim, at hindi ka naman kasama doon sa nagpa-practice ng Ramadan, you also have to, you know, stop yourself from... Kaya, pero ano lang yan eh. Intermittent fasting lang yan. Hindi naman yung lahat, Papi, nag-ano nun. Bihirang-bihira yung gumagawa ng gano'n dito dahil nga, ang trabaho dito, iba ang workload ng mga tao dito. Baka gano'n, no? Baka dahil sa klima, baka doon sa ano. Pero otherwise, ako na, well, hindi ko na susubukan yan na araw-araw, no, for 40 days, di ba? Pero, pagka sumasakit yung tiyan ko, at actually, alam mo, sa edad ko ito, parati nang sumasakit yung tiyan ko, ang unang-unang ginagawa ko ganun kapag sumasakit yung tiyan ko, flash out mo yung toxins, nag-intermittent fasting. So tubig lang. Mm-hmm. Kasi bakit sila pala hindi sila umiinom ng tubig, ano? Wala bawal. Pala kahit na anong fluid intake, no? Kahit anong intake, bawal. Oo. Tapos yun nga, they also have to pause, magpipray, ganyan. Tapos nga may kinalaman pa din doon sa... Sana yan kung ano, kasi yan sana kung wag lang kakain, pwede naman uminom ng mga liquids. No? Yun. So, baka pag wala talagang liquids, tsaka ano, na-intake, baka nga talaga may malaking epekto sa katawan. Yan hindi ko pa nasusubukan. Hindi ko pa nasusubukan yung ganyang kahabang oras na walang liquid intake. Kasi siyempre, kung ano lang, tubig, no? O kaya yung mga flavored drinks, magsusurvive ka naman. Uh-huh. Anyway. Yeah, well, anyway, that is their sacrifice. They do it for a month and that is a form of prayer for them. Yeah. And yun nga, kaya nga, respeto, dapat talaga respetuhin mo din that you don't, you know, entice them with the things that you cook inside your house. So, hindi, basta kapasusan kasi yun, pag ipapaamoy mo sa kanila, oh, look at us, nagluluto kami kayo, hindi kayo kumakain, mga tipong ganyan. It's really, ano, malaking kapasusan yun. So, ano mo, by the way, no?
nung na kabit ko lang sa history. Ano tawag nito? Si Ninoy Aquino kasi, di ba? Isa sa mga famous stories 'yan kay Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino, no? Ikinulong doon sa ano, no? Doon sa may Laur, no? Sa Laur, sa may Nueva Ecija yata yung Laur. Ang nagkukwento niyan, parang ang sinasabi nila na ano tawag nito na na hindi ang makatarungan yung pagpapakulong kay Ninoy Aquino. Ano siya yung biktima ng diktadura. So siguro baka may ganun niya, no? Pero the thing there is kinasuhan niya ni si Ninoy Aquino, kasama niya. Actually, may famous photo yon. Tatlo silang nandun sa isang litrato, nakaharap sa court martial, ano, nung panahon ng martial law. Siya, si Commander Dante, no, si Bernabe Buscaino Buscaino, yes. At saka si Victor Corpus. Na ako medyo naguguluhan na ako dito kay Victor Corpus eh, kasi naman nagsimula to PMA. Tapos ni-raid niya yung PMA, sumama siya sa mga NPA, pagkatapos bumalik siya, no? So, hindi ko alam, basta double agent siya, hindi ko nga lang alam kung ano ba. Ako medyo naguguluhan, ano? Basta anyway, tatlo sila doon sa may larawan na yon. Pagkatapos, nasintensya nito si Ninoy Aquino, guilty siya doon sa kaso niya. Hindi ko sure kung ano technically yung kaso niya. Basta may kinalaman sa ano, may either rebellion or sedition. Hindi ko na maalala kung ano doon. Basta isang seryosong offense. No? Now later on, siyempre dinideny nila yun. Sabi nila, di yan totoo. Pero later on, lumabas din talaga yung historical evidence na si Ninoy Aquino nakikipag-usap at nakikipag strategic partnership sa mga komunista. Kasi siyempre siya ay taga-Tarlac, di ba? Naging yes. Gobernador siya ng Tarlac, naging mayor siya ng Concepcion Tarlac. Yan ang lugar ng ano eh, yan ang lugar ng mga NPA noong 1970s. At saka yan din ang lugar, actually even before the NPA, yan ang lugar ng mga ano, no, ng mga pokbalhap, no? Kasi si Commander Dante, si Bernabe Buscaino, dating hook yun eh. Hook, tapos yes. naging pinuno na naging NPA. So anyway, yes. Anyway, nasintensya ang guilty si Ninoy Aquino. Kinulong siya dun sa may ano, sa may Laur, no? Sa may nearby Siha. So, nagdadrama siya na siya ay biktima ng ano, no? Na siya ay biktima ng injustice. Nag-hunger strike siya, no? By the way, kaya nga nakaalis ng Amerika yan, di ba? Di ba? At yun din-deliver niya ito, yung parating pinapalabas, yung famous speech niya sa United States. Kasi nung nag-hunger strike siya, na ano siya, natuluyan siya dun sa, ano, sa heart attack, no? Na heart attack siya. So, kinailangan niya mag-heart bypass surgery sa United States. But anyway, sa US. Inaasar siya nung ano, ito yung kwento. Sorry, ang haba ng kwento. Inaasar siya ng mga sundalo doon sa may, ano, sa may nearby siya. Kasi alam na nga nag-hunger strike siya. Nag-iihaw ng barbecue. Nag-iihaw ng liempo. Yung mga ano, ay, ang liempo pa naman. Tsaka ang ano, sus ko! No, ang liempo. Oh my God. At saka ano, tsaka ang barbecue. Ang amoy pa naman yan, ako sus Diyos ko. Skandaloso talaga, oo. 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 So, correct. Yun ang ginagawa. Kaya nga, alam mo, tas, lalo nakadagdag daw yun, kasi yun, aside from yung physical na ano niya, dahil sa siya ay nagka-hunger strike, psychological po, kasi talagang ano eh, alam mo, para maintindihan ng lahat yan, dapat makita niyo yung picture ni Ninoy Aquino
noong bago mag-martial law, no? Bagong-bago sa ikulong. Si bago mag-martial law, tabatsoy yun si Ninoy Aquino. Ang taba nun. Ang taba. Oo naman. Diba? Oo naman. So, so pumayat na. Pumayat na lang naman yun. Yung mga pictures niya, nung namayat na siya, that was after the bypass surgery. Nakita na mga, yung mga pinasikat nila ano, pictures nila. Yeah, tsaka ano, nag-hunger strike siya, kaya siya namayat noon, ano? Pero yung mga, yung mga 1960s, yung bago siya makulong, 1972, taba-taba ni Ninoy Aquino eh. No? At taba. Correct, correct. Siguro baka may ilig na mataba si Madam ano, no? Si Tita Meldy, kasi naging boylet ni Tita Meldy yan eh. Diba? Bago niya naging ano, naging asawa si Apo, no? Great, great. Baka may ilig din sa matataba si Tita Meldy. So, may ang alam naman natin din, may ilig naman sa mapayat naman si Tita Corrine, kasi nga, di ba? Slim na slim at saka medyo svelte ang dating ang talaga ni ano ni Mr. Oka, di ba? So oo, di ba? Kahit si Chris nga na-attract. Anyway, forget that. Ang ano, binabanggit nga dito ni ano, yan, out of delicadeza, tama yan, sabi ni ano, ni Professor Ferdy Victoria, na out of delicadeza dito, papi, pag mga restaurants, na kasi dito hindi nakatulad ng dati, na talagang walang bukas, nakakainan kapag Ramadan hours. So ngayon, pag sa mga malls, bukas, pero may kurtina. O may harang para for those locals na sa mga ano sa mga Muslim brothers and sisters na nasa loob ng establishment na hindi sila ma-entice doon sa may mga kumakain ganyan, hindi sila maingit, hindi sila ma-tempt ganyan, 'di ba? Yung so may delikadesa, 'di ba? At nabanggit mo din kanina, medyo isisingit ko lang. Tawa-tawa ako kasi sabi mo, hunger strike, 'di ba? Tapos ngayon kasi nga ang naloka ako kasi 'di ba? Sino ba pinakasikat na nag-hunger strike? Huwag natin muna ibanggitin si Miss Lorraine Baday kasi recent lang 'yan eh. Ang pinakasikat at pinaka-promote talagang ultimate hunger striker is si Gandhi. 'Di ba? Ngayon, ang natatawa ko kanina kasi minumulto yung utak ko ng katakot-takot na eksena ni Gandhi na nag-hunger strike. Tapos, di ba, may kinalaman din sa asin yung kanilang revolution. Na kanina kasi, may nakita ako na article na parang bidang-bidang-bida sa ilang articles kanina sa Philippine Communications Office na merong ano, ay Presidential Communications Office na meron siyang may article si pabida ni Bongbong ngayon is about asin industry. Diba? Eh, diba? Ano ba ibig sabihin nun? Diba? Ano ba yan na ba ang pambansang ulam? Eventually, may nagtatanong sa akin, pambansang ulam na ba yung asin? Kasi feeling ko, ngayon, hunger strike na yung mga Pilipino because wala na halos ako makausap na hindi nagsasabing hirap na hirap sila sa presyo ng pagkain right now. Ang mahal talaga. Totoo naman talaga. Ang mahal talaga. Yeah. Ako, alam mo, well, hindi naman ako nagpapanggap na ano, no? Hindi naman talaga ako nagpapanggap na hikaw sa buhay, no? Pero alam mo, hindi kami kumakain halos sa labas. Hindi kami kumakain halos sa labas. Kasi, alam mo, grabe ang progression yan eh. Kasi nung unang panahon, no? Siguro mga 10 years ago, ang budget namin ni, ano, mga 10 years ago. Okay, basta, there was a time na ang budget namin ni TM, pagka kami kumakain sa labas, ay 300 pesos per person. No? Mm-mm. Pagkatapos, ngayon, kahit itaas namin to 500 pesos per person, kulang eh. Kulang. May favorite kaming kinakainan na isang Chinese restaurant. Actually, umorder lang kami ng ano, umorder lang kami ng isang ulam, tapos tigi isang rice namin, pagkatapos isang dim sum, tsaka drinks.
inaabot na kami ng 1,200 to 1,500 eh. Yun ah. Wow. Yun ah. Oo, rice, dalawang kasi ang rice ano na eh. Alam mo sa karinderya, 'di ba? Sa karinderya 20 pesos na ang ano eh. 20 pesos na ang isang cup, no? So sa restaurant parang nasa mga 60 to 80 na 'yan eh, ang isang cup ng rice. Wow. Oh, nasa mga ganyan na, 60 to 80 pesos. Baka may mga nanonood sa atin dito kung gusto nilang mag-contribute kung ano. Sa alam ko 60 to 80 pesos 'yan. Pagkatapos ang isang ulam nasa mga 400 eh, mga 300 to 500 pesos. Yeah. Ang isang ulam. Pagkatapos drinks ka papatayin kasi ang drinks 100 plus eh. No? 100 plus yung drinks. Oo, ma'am. 100 plus ang drinks. No, pag umorder ka ng sa mga ordinaryong restaurant, pag umorder ka ng lata ng Coke, kasi Coke adds life eh, di ba, no? Pag umorder ka ng Coke, paborito ng presidente natin yan, ano? Pag umorder ka ng Coke. Oo, parang asin. Tawag ng iba sa Coke ngayon, asin. Ganun ba? Kasi, alam mo, yung lata 80 pesos eh. 80 pesos na lata. So pag bumili ka nung pag bumili ka ng mga flavored drinks, na? Iced tea, baka abuti ka ng mga 100 eh. Ang isang order ng iced tea. Pagkatapos pagka medyo may alam mo 'yon, pagka drinks na medyo kailangan ng haluhaluin ng mga kung ano-anong mga ingredients, baka pumatak na ng mga 150 to 200 eh. So pag ulam mo, di ba, say yung ulam, sabi bilangin natin, dalawang cups ng rice, siguro mga nasa mga bandang 120 to 160. So kunin natin yung gitna, 140, halimbawa. No? Ang ulam mo nasa mga around 300 to 400, so mga 500 na kagad yun. Pagkatapos, pagkatapos nag-dim sum ka pa, 100, mga 100 to 120. 200 so, plus. Oh, pagkatapos yung drinks, pagkatapos may tax pa, alam mo, 1,000 plus ang abutin mo. Good for two persons. So, yung 500 namin, yung 500 namin na budget, sa mga Jollibee na lang kami, alam mo, ganun na lang kami nakakarating pero ngayon. Pero alam mo, Papi, pag iniisip ko din, actually, hindi na mura ang Jollibee, yung mga fast foods, hindi na mura ngayon. Oo nga, ang breakfast nila, 180, 170, 180 na eh. Ang breakfast eh. Sabi mo yun? Tapos, pag tinitingnan ko kasi, yung halimbawa, kasi syempre, pag nasa Pilipinas ako, marami kami sa bahay, marami kami, pag umorder ako, or lalabas kami, kakain kami sa labas, pagka nag-tripan ng mga bata na, ha? Mga 2,000-3,000 na siguro kayo, pagka umorder. Oo, kapag umorder kami ng fast food, ang pinakamurang binabayad ako, 3,000. Kasi syempre may mga ano pa yan. Di ba? Kasi may bata, so may kid, yung may toys na mga meals. May doble yung kain na niya kasi lalaki nga siya, growing boy, alam mo yung ganun. And of course, yung mga anak ko, alam nga naman na tipirin ko dun sa ano. Kahit kami sa magbabucket ka, yung family ng mga bucket, ganyan. Hindi na siya sapat eh. So, may mga on the side pa yan. Yung mga buckets, mga 700-800 na yun. Kaya nga, actually, mas mahal na nga ngayon, apparently. Hindi ko na nga na-check. Pero, mas malala nga pa ngayon pagka diniliver sa bahay mo kasi grabe yung patong. May delivery fees pa, no? Oo, di ba? Hindi, yung mismong store mismo, may patong sila pag delivery. Kasi nga take out yon. So may mga dagdag ka doon sa mga take out materials nila. Plus, of course, yung charge ng delivery system, di ba? So, it doesn't matter kung hindi ka lalabas para makatipid ka kasi hindi ka makakatipid kasi mas mahal nga yung kakainin mo. So kahit saan mo ilagay, ang eksena mo is malaki yan talaga gastos mo. Pero alam mo, Papi, naalala ko ng pandemic. Kasi ng pandemic, di ba?
konting-konti lang yung mga nagbukas ng ano, yung daan-daan lang kasi nagbukas yung economy na time na yon. Konting-konti lang yung po pwede ka magpa-deliver. And kapag ka pwede ka magpa-deliver, naalala ko dati, yung ginagastos ko para sa aming lahat sa loob ng bahay, pumapalo lang ako ng mga 1,500, 2,000 mahigit. The same items, kasi nasisave yan doon sa app mo eh, di ba? Yung mga frequently ordered things mo. Iba na, nadoble ngayon nung last ako umuwi. Nadoble siya. Umuwi ako ng Korea February 2022 ako umuwi. So okay pa nung February 2022, no? Ito talaga nung ano, ito talaga sa panahon na niya, no? Sa panahon na ni Bongbong Marcos talaga, talagang grabe ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yeah, grabe. Oh, ng ano, lahat grabe, mahal talaga lahat. So that's why kami, ginagawa na lang namin, may bilhin na lang talaga ako na. Luto talaga araw-araw ang ginagawa ko. Luto kasi. Bahay, yes. Oo. Hindi kami actually talaga halos kumakain sa ano, sa labas. Luto talaga. So kasi grabe sa mahal. No? Pero even then, kamahal din talaga nung maski yung mga grocery items, sa lahat grabe ang ano, grabe. Yeah, ang I remember nung una tayo nag-usap, yung kinuwento ko sa iyo na nagulat ako, isang lata ng corned beef ay 400 pesos ang isa. Na good po yung ganun, yung typical na bawal sabihin yung product eh. So yung ganyan kalaki na corned beef na typical na binibili ng mga Pilipino, na dati nabibili ko lang siya ng mga 180. All of a sudden, nagulat ako, bakit 400 na to? Considering nakita ko yung presyo na yon sa isang 24-hour supermarket sa may Libis area. Pero kahit na, hindi ko bibilihin ng isang lata ng corned beef for 400 pesos. For a regular canister na kasing laki ng malaking evap na lata. Tapos, yun na nga, yung ano na lang eh, yung creamer na nilalagay sa kape. 2022, nung bago ako umalis dito sa Pilipinas, July of 2022, technically, kauupo pa lang niya nun. Ang presyo nung binibili ko na coffee mate na yun, kung nagsabi ako ng product, pasensya, nung coffee creamer na yun, ang presyo nung isang 400 grams is around 78.50. I remember kasi I bought a lot. Dinala ko dito sa Abu Dhabi. Kasi ang sabi sa akin ni Katribo, hindi kasing sarap nung timpla sa Pilipinas nung product kukumpara dito, which is tama siya. Pero balik ako, papi, ng ano, the same year, November, 150 na. Sabi ko, ano nangyari? Sadali lang ako nawala. Wala pa 6 months. 150 na. And I don't know kung magkano na ngayon yun. Diba? Ngayon, ano yung gusto ko putuhin? Bakit ko pinag-iinitan ngayon yung presyo ng pagkain? At saka nagustuhan ko yung sinabi kasi ni Professor Ferdy Victoria kanina. Na, yung delikadesa, yung lalagyan mo ng harang para hindi naman masyadong garapal. Eto kasi garapal tong mga nandito ngayon. Dahil nga katulad ng sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy, ni kinukuwento niya yung mga laman, yung regular na pagkain ngayon sa loob ng Malacañang pagpupunta ka doon, naka lobster, naka steak, naka et cetera, ganyan. Tapos of course, doon sa mga opulent nila, mga pictures na having breakfast, blah blah, having dinner here, even that particular thing na sinita ni Glenn Chong, na Attorney Glenn Chong, recently, na ng mga bulaklak na isinasabit doon sa dadaanan niyang, ano, di ba? Ano tawag dito? Yung sa papasok na aeroplano, na may mga flowers na gano'n, very ornate. Those are actually expensive flowers, but those are not even supposed to be there anymore because it's really not needed. And all along, the public that are watching you do all those things are starving. Diba? Delikadeza, walang wala talaga. In fact, maalala ko, bagong upo pa lang si President Bongbong, di ba naalala mo yung papi, second day yata ng in office, eh, nagkaroon ng party kaagad sa Malacañang kasi birthday ni Imelda.
And a lot of their not their fans, not technically their fans during that time, nagwala. You know, people naman on the other side, yung kanilang mga loyalista pa ng time na yun, tsaka yung mga bumoto sa kanilang nabulag ng Uni Team, pinaglalaban pa na, eh kasi comeback nila yan eh. So, di ba, na-miss naman ni Imelda yung palasyo, so nag-party-party sila doon, blah, 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 blah. The thing is, may isang kaibigan sila na talagang sila tinawagan ako na, that is expected, gagawin talaga nila yan kahit hindi naman kahit kailan nag-party si Tatay Dinggong sa loob ng palasyo. Gagawin nila yan, gagawin nila ulit na party place yan. Kahit na si Gloria Arroyo, hindi kahit kailan nag-party sa loob ng palasyo eh. You have to be fair, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay waldas yung administrasyon Marcos. Nung inimbitahan naman nila yung mga vloggers nila, And si Mada lang binigay. Diba? So nagtitipid din sila paminsan-minsan. Diba? Pag yung mga vloggers ang pangakainin, and si Mada yung pangakainin doon, diba? Diba? Tapos diba, pack away your own chairs pa kasi para ilatag na yung fine dining setup para doon sa mainstream media. The same day. Ay, nako. Ay. Hindi ko naman to tinatanggi, no? Inadmit ko naman to dati. Ano tawag nito nung bagong upo yung Duterte administration, no? Siyempre, hindi pa talaga sila yung bagong-bago-bago pa lang talaga. So, inuman nila, karamihan dun sa mga practices nung naunang Aquino administration, tinuloy lang nila. So, halimbawa sa Presidential Communications Office, yung gazette, no? Yung official gazette. Yes. Tinuloy nila yon, no? So ang PCO, di ba, dati ay si Andanar, kaibigan niya, yes, ng kaibigan kong si Xiao Chua, kasi Xiao Chua naging consultant niya nung history with Lord De Vera sa Channel 5, yes, di ba? So medyo bumping into each other sila doon ni Andanar. So kilala siya ni Andanar. So, kinukuha siya ni Andanar para din sa official gazette kasi si Xiao ang kilalang istorya. May kaso sabi ni Xiao, hindi ako, ayoko dyan kasi tawag nito, dilawan ako eh. So, ayoko naman na kalaban namin si Xiao. Ayaw niya ma-stay yung brand niya. So, ang ginawa niya, Sinabihan niya si Andanar. Sabi niya, sige, may kakilala ako. Ito, kasama niyo to. Ito, supporter to ni Duterte. Ito na lang. So nirekomendan niya ako, no? So for a short period of time, siguro mga parang 1 or 2 months yata, bago nagkagulo doon sa martial law, alam mo, yung birthday ba ni Marcos? Basta, so yung September yun eh, September 2016, nagkagulo. So parang naka 1 or 2 months yata ako dun sa kanila. Alam mo, minsan naabutan ko eh. Bupunta ako dun sa PCO, tapos meron silang kainan dun, yung mga gano'n. Totoo naman talaga. Alam mo, totoo na tuwa ako. Kasi alam mo yun, yung in-order nila, ando. So, sorry guys, pwede mo natin banggitin. Mga gano'n, mga lechon manokin po. Yung mga ganyan, yung paborito ko yan, alam mo yun? Paborito ko yung liver sauce na yan, no? Masarap eh. So yun, nung yun ang inahandaan nila, no? Plus mga kakanin. Actually, in fairness, nung panahon ni Presidente Duterte, yung inabutan ko, couple of months na naman ako, ang inabutan ko, mahilig sila sa Pinoy food. Mahilig sila sa Pinoy food. Sa tuwing may kainan, maski yung kay, diba? Maski yung kay Presidente Duterte, nung nanalo sa Presidente,
Parang yung kainan niya, kesong puti, pandan, mga ganun yung, parang mga ganun yung mga sineserve niya. Di ba nga sa ASEAN nga, di ba kain ng alugbate, Panginoon diba? Kumaawain? Kaya nga, so gusto ko, hindi, ako natuwa ako eh. Natuwa ako kasi, alam mo, in fairness, maraming mga foreign food na parang pag nakikita ako, parang alanganin ako, no? Alanganin ako. That's why, mas kumakain ako doon sa mga ano, yung mga pagkain na familiar ako dito sa Pilipinas. Alam mo yun? So pagka yung mga medyo kakaiba, totoo naman to, totoo. No? Yung unang komperensya ko as a historian, 2002 to, no? 22 years ago, ay sa Bangladesh. No? Sa Bangladesh, sa Dhaka, Bangladesh. Hindi ko makain yung food nila sa totoo lang. No? I mean, hindi ko makain yung food nila. Nakakatawa dyan kasi nung pauwi na kami ng Pilipinas, nagkaroon ng matinding fog. Grabing fog talaga. Zero visibility dahil sa fog. So yung flight namin na-cancel. Pinatira kami sa isang 5-star okay. hotel. Tapos may buffet, sabi ko, yes, thank you, Lord! Kasi sa tatlong araw ko doon, na ano mo yun, na pagkain nilang Bangladesh yung inahanda, hindi talaga ako makakain. Buti ka mo, alam mo yun, naging habit ko to, pagka ako bumabiyahe sa mga kumpe-kumperensya na ganyan. Nagbabaon ako ng mga cup noodles. Hindi ako nagbibiro. Para kasi katribo. Ganyan din yan yung asawa ko. Nagbabaon para sigurado siya familiar siya doon. Oo, kasi pag hindi ko gusto yung pagkain, at least meron akong makakain. So tatlong araw yun ang tinitira ko. Hindi ako nagbibiro. Yun ang tinitira ko noon, cup noodles. No? So nung na-delay yung flight namin, tapos pina-5-star hotel nila kami, yan! Ano mo yun? Medyo may nakakain ako. Oh, medyo may nakakain ako. Pero yun nga. Kasi ganun nga din eh. Oo, ganun nga din kasi ako, biyahero din ako, papi. 20 countries in the world so far. And sa lahat ng napuntahan ko, kadalasan, kasi hindi naman ako maarte sa pagkain, matakaw talaga ako. Literal matakaw ako. Wala akong pili sa kain. Pero, there are times talaga na I think ang tipping point ng sikmurang Pilipino pag naka 2 days ka na hindi ka nakakain ng kahit anong Pinoy food. 2 days. Kaya alam mo, Presidente Duterte administration, Pinoy na Pinoy talaga eh. Kasi maski yung kainan nila, kainan Pinoy eh. Alam mo yon? Correct. Kainan Pinoy na ano, alam mo, pinakamaganda kasi sa kainan Pinoy ganito. Masarap, no? Masarap. Tapos dahil hindi pretentious ang pagkain Pinoy, usually, good for the budget siya. Good for the budget. Sino mo yung mga adobo natin, no? Maski yung mga mas kapapara sa kalusugan natin, yung mga dinugoan, yung mga ganyan. Mura yan eh. Mura lutuin yan eh. Alam mo, ang pagkain Pilipino, murang lutuin. No? Kasi hindi siya gumagamit ng mga mamahaling ano eh. Hindi siya gumagamit ng mga mamahaling ingredients. Alam mo 'yon? So, hindi nga lang healthy. Hindi nga lang healthy ang pagkain Pinoy. Pero itama yung Duterte administration, hindi nagwawaldas 'yon lalo-lalo na sa pagkain. Hindi yun nagwawaldas. Yeah. Ako nandun ako, nakita ako talaga. Hindi siya nagwawaldas pagdating doon sa pagkain. Itong Marcos, iba itong Marcos. May pretensions kasi na European eh. Alam mo yun, na Westerner. Yeah. Kaya nga siguro enjoy siya. Or very New York. Ganyan. Oo. Oh. Enjoy na enjoy sa mga Prague, no? Germany, Australia, yung mga ganun, Singapore. Yeah.
Diba? Enjoy social climbing, in other words. Sa mga ganyan, no? Enjoy na enjoy sila sa mga ganyan. Kasi, alam mo yun, dahil dun sa lifestyle na, no? Actually, yung lifestyle na yan, galing yan kay Tita Meldy, yan ang Imeldific lifestyle, eh. Yan ang Imeldific lifestyle, no? Actually, nagsulat ako niyan, eh, di ba? Sabi nga ni Sas, ginawa ko daw nobela yun, eh. yung sinulat kong series tungkol kay, ano, kay Tita Meldy, no? Oo, oh, yung kay Tita Meldy. Imeldific lifestyle talaga. Na kinopya nitong ano, eh. Kinopya nitong anak, no? Kinopya nitong anak na si Ferdinand Jr. Yung Imeldific lifestyle, no? Tapos ang pinakamabigat... In-exaggerate pa ng asawa niya, sadly. Eh kasi nga, ganun niya, eh. Alam mo yun? Ito si ano, itong asawa, ang basa ko sa kanya, parang gusto niya maging kagaya ni Tita Meldy. Alam mo yon? Gusto niya maging kagaya ni Tita Meldy. Kaso loyo, eh. Matungkod Tita Meldy. Imposible, oh. Hindi pa di maging magkamukha, never. Ang layo, oh. Tsaka si Tita Meldy, alam mo yon? Diba? Hindi mo nga mapaghahalataan na galing sa hirap. Kasi correct. iba yung ano ni Tita Meldy, 'di ba? Iba yung kilos, iba yung aura niya, eh, 'di ba, no? So, ewan ko ba, hindi ko din masabi kung ako maging presidente ng Pilipinas. Hindi ko din masabi, pero ako alam mo 'yun. Hindi ako mahilig sa ano, eh. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, hindi ako mahilig sa ano sa ganyang Imeldific lifestyle. Ostentatious lifestyle. Kasi kaya, alam mo, sa totoo lang, hindi rin bagay sa Pilipino yung magpaka-opulent ano na yung, kaya nga minsan napapansin mo, papi, di ba yun ang unang tendency ng Pilipino kaagad na sitahin yung pa-social ka ganyan or di ba social climber ka or masyado kang di ba pa-starring ka, di naman bagay sa'yo. Kasi nga Ang kultura natin is kumakain tayo ng laman loob, 'di ba? Nagkakamay tayo kumain, 'di ba? Galing tayo doon sa nire-recycle natin yung baso ng kape, gagawin nating baso sa loob ng bahay. Yung mga tipong ganon, and it is not in the culture, and when you go against that and when you go extremely opulent, makikita ka ng mga tao, babatuhin ka talaga yun kasi nga, hindi nga yun yung sa kultura natin. Even until now, papi, with the emergence of those expensive coffee. Eh kasi alam mo yung mga Marcos, ano yun, eh, wala talagang ano, ibig sabihin hindi natuto yan, eh, sa ganyan. Kasi dyan din sila bumagsak, eh, noong 1986. Alam mo yun? 1986, yeah. Nagpapaparty sila sa mga yate, alam mo yun, si Tita Meldy. Alam mo yun, napaka-jet setter, paikot-ikot sa mundo. Alam mo yun, yung mga... Hollywood personalities ang bisita sa Malacanang. Oo, so magdadala siya ng Europano, susundin niya sa ganitong bansa, tapos dadalhin niya sa Europa. Diba? Imeldific lifestyle nga talaga, no? Na, alam mo yun, kaya nga alam mo, magtatanong lang sila, napaka-endearing talaga ni President Duterte. Napaka-endearing niya pagdating sa mga ganyang mga, no, sa ganyang klase ng buhay, di ba? Now, hindi natin alam kung sa totoong buhay ba talaga, eh, magarbo si Presidente Duterte. Pero yun nga, kailangan magkaroon ka ng sensitivity na pag ikaw ay nakikita sa publiko, alam mo yun, ikaw ay napakikita sa publiko, huwag ka masyadong, alam mo yun, huwag ka masyadong mag-arbo, huwag ka masyadas, di ba? Yun yung ano, eh, kasi ang dami-dami pa yung... Oo, kung tutuusin, kung titignan, kung babalikan mo lahat ng accounts, no, historical accounts, ng mga Dabawenyos kay Tatay Digong, wala siya kanilang magsasabi ng... Kunwari lang yun, nung nasa Manila, biglang naging parang, ano siya, matipid siya, pero dito naman sa Davao. Mag-asas naman. No, baligtad nga actually. Sinasabi nila,
ano, yung ano tawag dito? Dito talaga, tinuturo naman nila yung mga favorite na restaurant si tatay sa Davao City. Those are very, very simple karinderya. Ano yung mga paborito niya doon sa menu? Kasi nilalagay nila yun eh. Kasi syempre, nandun sa history nila. Naging presidente namin si mayor namin. Naging presidente ng Pilipinas. Oh, by the way, eto yung aming mga bestseller kasi eto yung favorite ni Tatay Digong. Pag tinignan mo yung mga pagkain, Papi, napakasisimpleng bagay. Kasi maluloka ka talaga. Napakasisimpleng bagay. Yung pansit canton. Ito yung paborito niya. Ako maniniwala ako dyan. Kasi ako, ganyan din ako eh. Ganyan din ako. Hindi ako nai-impress doon sa mga ano yon, sa mga fancy sounding ng mga ano, ng mga alam mo yon, mga French cuisine, mga ganun-ganun. At totoo talaga, no? Totoo. Although I have to be honest din, Alam mo pagka nagbo-buffet na ganyan, ang unang-unang sinusugod namin ni TF ay yung salmon na sashimi. Yeah, yan ang tinitira namin. Number one yan. No? Yeah. Number one yan ang tinitira namin. Salmon, tsaka tuna, sashimi. Okay. Mm. But other than that, pagkain Pilipino, ano ko, pagkain Pilipino, kasi masarap ang pagkain Pilipino. Ako kasi, pagka ako kumakain, wala akong pakialam sa experience eh. Alam mo yon? Wala akong experience, alam mo yun, na ma-experience tong ganito, hindi. Ako, ang kain para sa akin ay para busugin at masarapan ako. That's why ayoko ng mga fancy restaurants, alam mo yung mga master chef, yung mga ganyan. Ayoko nun, kasi tignan mo, totoo naman eh, ninaintindihan ko sila eh, mamahalin yung ingredients nila. That's why, pag nag-serve sila, kakapiranggot. Kakapiraso yung sinerserve nila. E ako tinitingnan ko, nanonood ako niyan, kina Gordon Ramsay at kung sino-sino. Parang nakikita ako, sabi ko, di ako mapupusok dito sa, alam mo yun, hindi ako mapupusok dito sa inahandaan nila na ito na nakakapiranggot, tapos puro gulay-gulay pa na ganun. Alam mo yun? Yeah, So, yun. At ako nakikita ko sa Presidente Duterte. Mm-hmm. Ako naman kasi, di ba, katulad nung ano, nung mga niluluto ko, Papi, actually, maraming nakakaisip na ang mahal ng budget mo sa pagkain, tentay. Ganyan. Yan ang impression nila sa akin. But what they don't know is how I actually budget. Kapag dito kasi, Papi, napakadami kasi dito ng murang pagkain. Yun ang talagang advantage dito. Sa Korea, ganyan din eh. Ang mahal dito, yung mga paborito kong Pilipino food, like alimango, talaba, yung mga ganyan. Napakahirap ang hanapin. Hindi pa masarap pag nakahanap ka. Talong nga dito, ang hirap magtorta ng talong dito kasi hindi magkapareho yung lasa ng talong dito kaysa sa talong natin sa Pilipinas. Magkaiba talaga. So, it sounds fancy doon sa mga ginagawa ko doon sa kusina ko. Pero ang sa akin kasi, it's all about the variety. Kasi, you know, ayoko din naman na ma-bored. Pero another thing is, hindi ko maluto yung talagang, or yung authentic na Pinoy recipe ko. Kasi hindi nga mahanap. Oo, yan. Tumira din ako sa Korea eh. Alam ko yan, pag nasa Korea ako, yung mga cheese mura doon, no? Dito, pag nandito ka sa Pilipinas, yung mga cheese ginto eh. Alam mo yon? Correct. Pero doon, reasonable yung mga cheese. So that's why, naintindihan ko yun eh, na kaya, alam mo yon, ito yung mga dishes na iluluto mo pag nandun ka. Diba, no? Yeah. Pero itong mga ito, andito sa Pilipinas, pagkatapos, talagang extravagant talaga. Alam mo yun, na samantalang, ano lang naman yan eh. Alam mo, bubusugin mo lang yung sarili mo eh. Ako, ganun ang reasoning ko, no? Bubusugin mo lang yung sarili mo. So, hindi mo kailangan gastusan yan ng mahal. Yung iba kasi, magastos ng mahal kasi ambience daw, experience daw. Ako, sa lahat ng ngayon, hindi ako nagbabayad ng experience eh. Hindi ako nagbabayad ng experience. Hindi ako magbabayad ng ambience. Oo. Kailangan ako, pag ako magbabayad ng pagkain,
kailangan yung binabayaran ko yung pagkain mismo, hindi yung experience, hindi yung dahil masyado maraming kumakain diyan at ganun-ganun. Kita mo yung host ko kahapon. Kaya yun ang pinupuntahan namin ni Katribo, that particular restaurant. Hindi na kami pupunta sa kahit anong ibang restaurant na eh. Isa lang ang pinupuntahan namin dito and only for special occasions. Kaya namin yung pinupuntahan, Papi. Kasi talaga pag umuwi ka, hanggang dito talaga yung pagkain. Oh. Kasi nga, buffet siya eh. So, alam mo yun, tonelada kainin mo, okay lang. Yun nga lang, syempre, pang isang araw lang, di ba? Pero, yung tipong, you get your fill, because it's quite expensive, sa totoo lang, pero kahit na, ang ano doon is, hindi siya yung pretentious na kakarampot na food. No! Yeah, katulad that's nung, the word. Yeah, that's the word eh, yung pretentious eh, 'di ba? Kasi hindi naman masamang gumastos. Alam mo 'yan, parati ko sinasabi kay TM 'yan eh. Hindi mo masamang gumastos kahit magkano pa 'yan. Basta yung ginagastusan mo, sulit ka, tsaka kailangan mo, yeah. 'Di ba? No? Pero minsan kasi yung iba gumagastos, lalo na 'tong presidente natin tsaka yung asawa niya, no? Gumagastos nang wala sa lugar. Tapos ito pa mabigat yan. Kasi hindi naman nila pera yung ginagastos nila. Ang ginagastos nila pera ng taong bayan, di ba? Yun ang pinakamabigat doon. At yung taong bayan yung nagbabayad ng opulent lifestyle nila ang walang makain ng maayos at yun walang mabiling pagkain. Yun yung masakit doon at yun ang punto ng lahat na pinag-uusapan natin dito, di ba? So, correct. By the way, nagulat ako kasi sabi ni AJ, final words na daw. Diba? Mamaya na. Anyway, magbabati nga pala ako. Babati ako doon sa aking kakulto. Ang pinaka matipuno, sabi niya sa sarili niya. Pinaka manyakol. Pinaka babaero kong kakulto, si Gary Tarlac. Happy birthday sa'yo. And para doon sa aking mga kakulto right now na nandito at nakatutok sa atin ngayong gabi, thank you very much. Hindi ko na nabasa yung mga pangalan ninyong lahat. Pero hats off nga pala kay Ms. Sas Rogando Sasot for coining hindi mo pera yan. Because talagang kumalat, bukang bibig na ng maraming tao ngayon, yung kataga na hindi mo pera yan. Congratulations, Sas. We miss you here. Alam ko na busy ka ngayon kaya hindi ka nakaka-join sa amin ni Prof. Van. Pero congratulations ulit doon sa kinoin mo na hindi mo pera yan. Napakalaking hashtag na ngayon yan all over the world. So hats off. Ah, Papi, ayan, medyo nawala ka sa sobrang tawa mo kanina. Umuga yata yung mundo. Ayun, baka may gusto kong ano, we have another minute, baka may gusto kong i-recap. Ano, okay na ako. No? Okay ka na, okay. Ano, okay na ako. Oo. At sa ngalan po ng lahat ng aming kapugad, at syempre sa aking mga kakulto, sa lahat ng may crush kay Prof. Van, sa lahat ng mga lihim na nag-iisip ko anong itsura ni Tech AJ, at syempre sa asawa kong lalabs sa lalabs ko, maraming salamat po sa pagtutok niyong gabi. At dahil hanggang ngayon wala pa rin 20 pesos na bigas, manigas tayong lahat. Magandang gabi! Pugad Vloggers, Pugad Vloggers, ang kurang titirisin, sa loob sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropang Pugad Vloggers. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those